Para sa mga hindi nakakaalam hanggang ngayon, wala ng team ang gustong kumuha kay Greg Slaughter sa Japan B-League, kaya naman official na siyang binitawan ng team niya, hindi daw kasi niya nagawa ang ine-expect na contribution mula sa kanya. Kaya naman ang 2 years sana na kontrata niya, ngayon ay naging 1 year na lang dahil team option ang nangyari. Ibig sabihin niyan ay oobserbahan muna ang performance ng isang player, pero dahil nga hindi maganda ang performance niya sa unang taon niya, kaya mas pinili ng team niya na bitawan na lang siya. Kaya naman wala na talagang ibang choice si Slaughter kung hindi bumalik na lang sa PBA, mukhang swerte pa siya ngayon. Dahil naglabas ng bagong rules ang PBA para sa mga umalis at lumipat sa ibang liga, kung dati ay 7 years ang kailangan hintayin bago makabalik ulit sa PBA. Pero ngayon ay tinanggal na nila yan, kaya naman pwedeng-pwede na siya ulit bumalik sa PBA, pero kung sakaling babalik man siya, mananatili pa rin sa Northport ang rights niya dahil ito nga ang huling team kung saan siya naglaro. May mga ilang teams na agad ang nakikipag-usap sa Northport para kunin siya, ang isa nga daw sa mga team na gustong kumuha sa kanya ay walang iba kundi ang Converge Fiber Xers, at nakikipag-usap na nga daw sila tungkol sa posibleng trade para makuha nila si Slaughter. Ayon sa mga source, wala daw untouchable sa lineup ng Converge, at kahit sino pa sa lineup nila ay pwedeng gawing trade asset. Ibig sabihin lang niyan ay handa daw silang bitawan kahit ang mga superstar pa nila, para lang makuha ang rights ni Greg Slaughter mula sa Northport. Hindi lang superstar ang kayang ibigay ng Converge, dahil handa rin daw silang ibigay ang future draft picks nila. Kahit first round pick o second round pick man yan ay handa silang ibigay, ganyan daw talaga sila kainteresado na makuha si Greg Slaughter mula sa Northport. Ang dahilan kung bakit interesado sila ay dahil siya na lang ang missing piece, kumpleto na nga daw sila sa guards, may mga shooter din sila at magagaling na forwards, ang pinakakailangan na lang daw nila sa ngayon ay isang center, lalo pat binitawan nila ang big man nila na si Abo Tratter. Pero ayon naman sa iba't ibang mga source, gustong gusto na daw talagang bumalik ni Greg sa PBA, pero ayaw na daw niyang maglaro para sa Northport Batang Pier, dahil alam naman nating lahat na hindi sila nagkasundo noon at mayroon silang hindi pagkakaintindihan. Ito nga ang dahilan kaya umalis si Greg sa PBA, pero sa kabilang banda naman, ayaw na rin daw ng Northport Batang Pier sa kanya, kaya handa talaga silang bitawan siya. Pero hindi daw sila basta-basta papayag dahil hihingi muna sila ng mabigat na kapalit bago siya tuluyang bitawan. Samantala, maraming mga fans ang nagtatanong, kung may chance pa nga ba na makapaglaro si Slaughter sa Ginebra, ang sagot dyan ay medyo malabo siyang bumalik sa ngayon, dahil maganda naman ang pinapakita ni Christian Standhardinger, kaya naman abangan nyo ang mga susunod na videos para sa karagdagang updates. Thank you for watching, ikomento mo naman ang saloobin mo tungkol dito, please subscribe na rin sa aking YouTube channel, bilang pagpapakita ng suporta sa akin. Maraming salamat sa panonood nyo.